Ayan, tubig ko. Alright, you guys, good morning, good morning, good morning. Andito tayo ngayon sa bahay, which is kauwi natin kagabi lang. At pagkatapos, kinausap ako ng aking dispats na kung maaari tulungan ko daw sila mag city work. Since mahaba naman ang oras ko at okay naman, may schedule naman, kaya naman na pupunta tayo, magsi city work tayo ngayon. At kakatuwa kasi pinabaunan ako ni Mrs. na masarap na almusal ko ngayon. Guys, si Mrs. Yan na. Agis mo. Yan. At ang pabaong handog. Nakita nyo, dalawang itlog, pansit canton. At saka may kunting meat sa ilalim. At saka wrap na rin. Yan. Ang aalmusalin ko mamaya, mga bandang alas 9. Or kung hindi pa ako nagugutong, tanghalian ko na lang. Ayan naman, tara guys. Punta na tayo sa sa trabaho, sa trappers, para simulan na naman natin ang araw. City work tayo ngayon, city work. Lamig. Alright. Ayan lang ilagay sa likod, ha. Ayan lang muna ilagay itong mga to. Okay. Labas mo na muna ako na magsasara. Ako na. Sige. Medyo malamig-lamig na, mga kaibigan. Malamig-lamig na. Buti na lang kamo si Mrs. kahit papano marunong mag-drive kung wala. Naku po. Wow! Yung isa hindi namin masyadong pinapatakbo muna, yung isa gawa nga ng siyempre. Ako at saka si Mrs. pa lang ang nagda-drive ngayon. Yung mga bata nag-re-review-review na rin para sa knowledge test nila para sa driving. Yan, sana pagka nag-test sila, may pasa nila para makapagsimula na rin silang mag-drive. Kasi yung panganay ko may full-time job na, which is nung siya yung nag-debut nung nakaraan. Tapos yung pangalawa ko naman is mayroon na rin siyang trabaho, part-time. Fourth year na siya ngayon, senior high na siya ngayon. Grade 12 na siya ngayon, K-12 kung tawagin. Mayroon siyang part-time, pumapasok siya ng Sabado, Linggo. Kasi yung Monday to Friday, nasa school siya. Ang gusto pa nga niya, paglabas niya sa school ng hapon, kasi 8-3 lang ang pasok nila yata rito, ay pupunta pa sa trabaho niya. Sabi ko, tama na yun kasi ayokong masyado kang mapatig. At saka gusto ko prioritize pa rin yung pag-aaral. Kasi mga bata pa sila, wala naman silang ibang gagawin ngayon kasi kundi mag-aral, no? At saka ang pagtatrabaho nandyan lang yan pagka natapos na yung pag-aaral, kasi ganun talaga yung mga kabataan. Masipag sila, kaya nga nagpapasalamat din ako kasi masipag yung mga anak ko magtrabaho. Alright, so let's go. Kaya ng trappers. God, lamig. Medyo lumalamig na ngayon. But anyway, ganyan talaga. Parating na naman ng ang winter. Kaya sa susunod na paglabas natin is malamang magdadala na ako ng kadena niyan. Nadaling ko na yung kadena ko dyan, nandyan. Titignan namin ni Mrs. kasi inuwi ko dito Yun, tara. Ayan guys, since nandito naman tayo, kausapin natin si Mace. Kumusta naman ang trabaho natin handon sa kasi nakapasok na si Mace ng work ilang buwan? May isang buwan ka na ba ron? Isang buwan mahigit na rin doon. Kasi since nang anak siya, yung bunso naming lalaki, which is magbo-birth din itong 29 ng October. 26 ng October,
magti 3 years siya. Si Macy's hindi siya nagtrabaho ng almost 3 years kamo na lang. Almost 3 years kasi nung malapit na siya manganak, mga 5 months o 7 months muna nung huminto ka ng magtrabaho. 8 months? Oh. Mula noon, hindi na siya nakapagano, hindi na siya nakapagtrabaho. Ay, sabi ko sa kanya eh, kahit hindi muna siya magtrabaho, eh, palakay muna eh. Kaso nga lang, naiinip na siya sa bahay. Kasi siyempre alam niyo naman, pagka ang tao talaga eh, sanay sa trabaho rin. Eh, talagang hindi ka talaga mapakali rin sa bahay eh. Kundi nakakainip din talaga naman kung tutusin eh. Kung nag-aalaga ka lang ng mga bata, tapos pag nasa school na, sa loob ng bahay, wala ka nang gagawin. Nakakainip yung ganon. Kaya buti na lang nandyan yung dalawa, yung dalawang anak kong malalaki na, na papalitan niya para sa tumingin sa ano, sa mga maliliit pa. So paano ang trabahoan? Musta? Siyempre, trabahong pang lalaki. Ayun nga yung trabaho ni Miss, medyo mabigat kasi nasa warehousing sila, kapapasok lang niya. Bilib din ako sa kanya kasi kahit mahirap yung trabaho niya, kumbaga, eh, nakakayanan pa rin niya. Which is okay lang naman kasi na-exercise ka naman doon. Do. At yun, gustong-gusto niya rin yung trabaho niya kasi kahit medyo mahirap, mabigat, na-exercise siya kasi kaming mag-asawa, naging aware kami sa health naming mag-asawa. Which is si Macy's ngayon eh, ang laki ng pinagbago niya kasi dati ang taba-taba niya rin. Nag-overweight siya, tapos ngayon bumabaan siya. Ilang timbangan na lang ngayon? 59 na lang siya ngayon. Since before, nasa 98 kilos siya. Ngayon, 59 na lang siya, bumaba siya ng ilang kilos, almost 59, almost mga 40 kilos kamo na lang, which is ang ganda rin nga ng ganung klase ng protein. Kailangan mag-exercise. Oh, yeah, siya hindi na niya kailangan mag-exercise. Ako, nakikita niyo naman sa truck minsan nagbubuhat-buhat ako talagang kasi wala akong ginagawa kundi mag-drive ka lang. Ano naman ang hirap ng mag-drive, utak mo lang din naman at saka focus yung gumagaan na ron, which is gumagamit ka pa rin naman ng energy sa ganon, pero iba pa rin yung whole body mo talaga na gumagalaw. Ayan, pero naman yan sasabi ng mga katrabaho niya, ang lakas daw ni Macy's kasi nagbubuhat din kasi si Macy's pagka may time siya, talagang mayroon din siyang strength training, cardio, at saka at proper diet din. At ang trabaho ni Macy's doon, guys, nasa Loblo siya ngayon, Loblo. Panglalaki talaga yun. Trabaho ang panglalaki kasi nasa warehousing sila, nagbubuhat sila. First time nilang mag-hire ng babae. Ano na? First time nilang mag-hire ng babae. First time lang nilang mag-hire ng babae sa sa Loblos kaya ano. Pero proud din ako kasi sinasabi ni Miss, medyo mayroon daw kota-kota doon. Medyo nakakakota naman daw siya, which is sobra. That's good. Sa kota. Sobra pa daw sa kota. Ay, shout out nga pala diyan sa mga taga Loblos, ha. Katrabaho ni Miss. Maraming nakakakilala daw kay Lakay. Yun. Nasasabi nila, kilala ko yung asawa mo, ate. Sinasabi kay Mrs. Shout out sa inyo. It's Lakay here. Yeah! Shout out kay Aileen doon sa may anong department nila na nakakilala talaga sa iyo. Aileen. Aileen din pangalan niya. Babae. Oh, San Ventura, oh, babae. Oh. Nung pinakilala kami ng trainer namin, yung mga just me. Trabante doon banda sa my front. Oo. Sabi niya sa akin, Aileen, sabi niya, pwede ba kitang makausap? Sabi ko, may tatanong ako, sabi niya. Anong sabi?
Sabi niya, parang familiar ka sa mukha ko, ha? Sabi niya ng ganun. Sabi familiar siya, yung mukha mo sa akin, sabi niya. Sabi niya eh, ano, asawa mo sila kay? Sabi niya. Oh, okay. Sabi nga yan sa akin eh, nabili niyo ba yung lupa? Nakita. Ah, yung sa pang previous video natin guys, yung budget land na nakuha namin sa St. Laurent, yun nakuha na natin. Kahit paano. Tulad nga madalas kong sinasabi sa inyo, yung investment na yon is hindi naman para sa atin yun eh, kundi para sa ano sa mga anak natin kasi sila yung maiiwan. Kumbaga mag-iinvest tayo for the future of our kids. Since hanggang narito pa tayo eh siyempre mapapakinabangan pa rin naman natin yon kasi nagagamit pa rin naman natin yon. Get away ba yon kung gusto mong lumabas ng city o ba Winnipeg, kung gusto mong pumunta doon sa mga lugar na katulad noon, well at least merong katulad noon sa St. Laurent kasi malapit sa beach. Sabi niya sa akin eh, unang tingin pa lang niya sa akin, tinanong niya na ako, nakahilera kami doon. Anong sabi? Sabi niya eh, familiar niya yung mukha ko. Oo, nanonood sila sa vlog nila. Kaya thank you, shout out sa iyo Aileen ha. At saka yung sa mister mo. Sa family. Sa inventory yun sila. Sa inventory na love o department. So, sinasabi mo sa akin yung mga kasamahan mo sa ano, sa trabaho, malakas ka, sabi nila. Bakit daw? Paano nakita? Hindi ko ano. Siguro nakikita nila eh. Na-obserbahan ka ng ano mo? Sabi nung supervisor mo at saka yung mga kasamaan mo. Sabi pa nga guys eh, You look strong and energetic. Sabi nung I don't have time to talk. Sabi ko nung ganun eh, smile ka na lang kasi ba matitili ka bang magsalita ka pa. So sinabi nila, you look strong and energetic. Sabi ng ano, ng nakakaita yung mga bisor mo. Hindi, yung ibang ano din. At tapos yung mga kasamahan mo talaga sa trabaho rin. Yung siyempre nag-exercise ka rin naman eh. Yun tapos, lang which is yun lang yung maganda doon. Dahil bago ako sumabak sa ganung trabaho, parang na-training na yung katawan. Yung muscle ko, parang naka-build na ako ng muscle. Kumbaga sa na-adapt mo na, kumbaga sa ano. Kasi nga ito, kung wala akong exercise, sumabak ako ng ganung trabaho. Hindi ka magtatagal. Baka isang linggo pa lang, ayaw na to. Kasi mabigat nga talaga ang trabaho sa Loblo kasi si Mrs. Cargador doon sa Loblo. Yun yung parang kami ng pallet jack, electric pallet jack. Nagda-drive ng electric pallet jack, tapos nagpipick sila ng fratak. Yun ang trabaho ngayon na napasukan ni Mrs. Sabi nga nung mag-apply ka. Kasi may mga magaan din naman yung nagda-drive lang ng forklift. Oo, may mga magagaan din palang mga ano doon, mga station, katulad ng magda-drive ka lang ng forklift. Pero si Mrs. guys, malapit na siyang mag-graduate sa course niya kasi sa kinuha niya na related din naman yun doon sa ano sa ganong klase ng trabaho kasi warehouse din lang naman yun kasi hindi natin masasabi in the near future kung magtagal si Mrs. doon kasi stepping stone, baka makapag-apply din siya ng kung anong klaseng ano sa loob kung may bakante kasi yung qualification ni Mrs. pwede siya sa supply chain, pwede siya sa warehousing, pwede siya maging bisor. Yan, mga ganyang klase. Pero since kasi simula lang yun at saka hindi rin mapili si Mrs. trabaho. Wow! Kaya naman doon muna siya sa pagiging kargador. Magsimula siya sa pagiging kargador muna, which is okay lang naman sa kanya. Wala ang kargador dito, guys. Malaki ang sahod. At saka magandang rate din nila Mrs. doon sa magkano rate niya ron? Secret na yun ha? Secret na ba? Paalo ko 20? Tapos ang kagandahan pa guys, maganda ang rate. Kahit kargador yun, maganda ang rate. Maganda ang rate kahit kargador.
Yes, which is semis ang nagsabi. Tapos pag nakakota ka, may bonus. Mayroon pang bonus. Yes! Oh. Ayan, kaya minsan okay naman 'yon. Ang trabaho ni Mrs. is 8 to 4, no? 8 hours. Plus minsan nag-overtime siya ng isang oras pagka maluwag naman, kasi yung dalawang anak ko naman eh, kapag pagka wala silang pasok o ang pasok nila mga hindi pa naman sa oras, nag-overtime si Macy's. Masipag eh. Gusto nilang magtrabaho kasi syempre eh, malaki ang income, guys. Sa kanila naman yung pera na yun, masisave nila. Yung mga anak ko, katuloy yung nababanggit ko ganyan, nagtatrabaho sila, which is para sa kanilang personal things na. Kasi tingin ko natutuwa sila kapag nakikita nila yung pera nilang humalapit sa bangko nila. Oo, kaya nagsusumikap silang magtrabaho. Oo, masisipag yan yung dalawa kong anak. Kaya dalawa naming panganay na anak. Kaya kapag ang mga bata minsan, pag nakikita nila yung pera nilang nasa bangko, tapos siyempre wala naman silang ginagastos kasi sa bahay, hindi eh. Hindi rin sila magastos, hindi rin sila naggagagala. Yung kinikita nila, yung sinasahod nila monthly, napupunta lang sa kanilang checking account doon sa bangko nila. Hindi naman ako humihingi, hindi naman kami humihingi ng sa bahay. Inaya lang namin kusang magbigay kung mag-aabot sila. Yung sinasahod nila, naiipon nila talaga, kaya medyo lumalaki yung bank account ng nila, kasi parehas silang may trabaho. At least hindi ko nang bibilhin, hindi na namin bibilhin yung personal na ano nila. Just nakakatawa yung ganun, kasi alam nyo yung ganyan, ano na yan eh, yung parang may ano na sila sa sarili nila eh. Kumbaga, kami nakakaluwag na rin kasi hindi na namin kailangan magbigay ng para sa kanila. Oo. Kailangan natin kailangan bilhin yung mga personal nilang mga para sa babae. Alam nyo naman, magastos ang babae minsan. Ang daming mga kailangan mong bilhin, lalo na sa personal. Oo, okay. Kaya naman, ayun. Kahit papaano, nakaluwag ako sa pagbibigay sa kanila ng allowance. Di ko na binibigyan sila ng allowance. At yung kinikita nila para sa kanila, tinatabi nila. Habang nakikita nila yung pera nila sa bangko, lumalaki, lalo silang nagsisipag. Kasi siyempre, yung sinasahod nila, pumupunta ng pumupunta doon sa kanilang bank account. Yun ang kagandahan din doon minsan, guys. Wow! Ayaw, masipag sila. Pero nakakatuwa pag ganyan yung mga anak mo, di ba? Oo, nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga ganyang ano. Kasi masipag sila. Yung si Pipe nga, gustong magtrabaho. Kasi estudyante pa. Oo. Yung pangalawa, gusto na rin magtrabaho kahit paglabas nga sa school, gusto na niyang pumasok pa sa trabaho, which is hindi rin naman tayo pwedeng pumayag sa ganon. Gawa nga ng priority mo ng pag-aaral. Ayan. Well, at least doon naman sa trabaho ni Mrs., kahit pa paano, kumbaga nagbibuild na rin si Mrs. ng doon. Yung parang magandang pakikisalamuha sa mga katrabaho niya, nagugustuhan siya, magiging okay, hindi siya nahihirapan sa environment niya. Yun din naman ang maganda ron pagka yung place of work mo is magandang treat sa'yo, mabait, kahit mabigat ang trabaho. Alam nyo guys, sa akin lang talaga, no matter how hard the work, pero yung mga taong nakapaligid sa'yo ay mabigat ang loob mo, yun ang hindi mo kaya kakayanin magtrabaho sa ganun sitwasyon. Hindi ko kaya magtrabaho sa ganun sitwasyon. Oo. So kung ang work mo ay mabigat at mabait naman yung mga tao, willing turuan ka, wala kang naririnig, yun, magandang magtrabaho sa ganun. Oo. Yun, ganun ang prinsipyo ko pagdating sa trabaho. Okay. Kagandahan, ha? Yeah, totoo naman yun, guys, eh.
sa workplace mo, sa work environment mo, yung nakapalibot, mga nakapalibot sa'yo na kasama mo sa trabaho, kung mababait sila, lalo na sa mga baguhan, willing turuan, they are very gentle sa mga bago, ay talagang may encourage magtrabaho yung mga trabahante na yon, kahit pang trabaho is mabigat. Pero kung ang katrabaho mo, hindi ko linalat, pero may mga palasubas na mga trabahante na pagdating sa imbis na turuan ka, dadabugan ka o papakitaan ka ng hindi magandang attitude, hindi maganda yon. Ayun ang yun ang hindi mo talaga maano yung ganung klase. Hindi ka magtatagal sa ganung klaseng environment na pagtatrabahuan mo kahit pamagaan yung trabaho mo. Kasi here's the key. Ang key kasi diyan pag nagtatrabaho ka, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Kasi kung hindi ka magiging masaya sa ginagawa mo kahit hindi pa ganun, kahit na napakagaan o napaka simple lang ang trabaho mo, kung hindi ka masaya sa work environment mo, dahil mo pa nagtatrabaho ng mas mabigat pa, kasi yung loob mo o yung feelings mo, yung emotion mo, ang dami kang dinadala. Yun. Mas mabigat kaya yung magdala ka ng kung ano-ano sa emotion mo, sa feelings mo, kaysa yung physical activity mo mabigat or magaan. Mas mahirap yung ganon. Kaya naman, at least kahit pa no, na-adapt yung message yung trabaho niya doon. Kaya nga guys, noon minsan gusto ko nang mag-truck driver, kasi sa truck driver mag-isa ka lang solo ka lang, trabaho ka lang, mag-drive ka lang. Pero ayaw nila kay. Oo, yan. Si Mrs. gusto rin niya dating sumapag sa pagmamaneho ng truck. Sabi ko, hindi mo pwedeng ilinya yan, kako, kasi walang mag-aalaga sa mga bata. Siyempre, nasa karsada na kami. Buti sana kung may kasama kami dito sa Canada, which is andito yung parents ni Mrs. Or may mapag-iwanan kami ng mga bata, kasi yung lilit pa ng mga anak namin, merong 10 years old, 7 years old, 3 years old, di mo pa pwedeng iwan yung mga batang yan 24 hours a day sa isang paalagaan. So, hindi naman ako papayag sa ganun. Sabi ko, okay na sa atin yung kinikita ko, kahit di ka magtrabaho, malagaan mo lang yung mga bata, kasi importante pa rin sa akin yung presence ng mother doon na nag-aalaga sa mga anak. Kasi si bilang parents, talaga dapat nandoon. Ang pera nandyan lang yan. Kontento pa, kumbaga sa hindi naman tayo masyadong nag-gagahol sa budget. Kumbaga, yung kinikita ko bilang ako lang nagtatrabaho before is naisusurvive naman natin. Sabi ko, sa pang-araw-araw na pangangailangan natin, especially sa bills natin, sabi ko, kaya hindi na ako pumayag kay Mrs. na mag-truck driver pa. Hmm. Yan naman guys, thank you pa rin sa namin ni Mrs. at dahil pa paano nakaka-survive. Ayan guys, malapit na tayo sa Trappers. Napaganda yung kwentuhan natin. Mrs., mayroon ka pa bang idadagdag sa mga viewers natin na advice lang? Yun lang naman. Napasarap lang yung kwento namin. Napasarap. Ayan guys, ganun lang naman tayo. Ang importante, isa lang masabi ko, kapag nagtatrabaho tayo, mas maganda yung maging masaya ka sa ginagawa mo. Kasi kapag masaya ka, nag-enjoy ka sa workplace mo, work environment mo, ay siyempre, kahit gaano pa kabigat yan, lahat is smooth. No? Pero kung ang trabaho mo, ang workplace mo, mga kasamaan mo, medyo, let's say sabihin na lang natin, hindi magandang work environment kung nasaan, ang daming mga sip-sip, kung ano-ano pa yung mga, let's say sabihin natin, balasubas, at etc. Kahit napakagaan pa yung trabaho mo, ay, feeling mo, sobrang bigat niyan. Kasi hindi ka magiging masaya. Tinatanong niya. Nagustuhan ko daw ba doon?
Ah, tinatanong ka kung? Oo. Oh. Ano naman ang sagot mo? Sabi ko, okay lang naman sa akin. Laging ganun. Hmm. Okay lang naman sa akin kasi syempre, mas gusto ko yung ano. Kumbaga, ilan lang kaming babayan, guys. Nga kargador doon, apat lang kami. Hmm, apat. Oo, ako lang isang Pilipino. Hmm. Kasi nag-hire sila ng... First time nila mag-hire ng babae na bilang... Hindi nagka-survive yung iba. Oo. Ano bang trabaho nyo dyan? Picker? Picker, assembler. Picker. Assembler ng ano, ng mga... Product. Product. Kung yung parang pag mayroon silang order, ikakamada sa paleta, piece by piece, mabigat din yun. Kaya nga nagbubuha, kaya nga, ano eh, medyo mabigat ng trabaho yun. Yan. Anyway guys, ano, salamat sa panonood nyo. Kasama natin si Mrs. At yan, nakakwentuhan natin. Nakita nyo si Mrs. Yan. Maraming salamat sa inyong ulit. Walang sawang pag-support at panonood si video vlog natin. Shout out sa inyong lahat. Stay safe, eat healthy, keep safe on trucking. Peace out guys. Bye. Lakay Pinoy Trucker.